Hi guys, this is Arlene from Plan, Create, Live and Share, and welcome to my first live video. So I'm just waiting for people to come in and join me. Yata pwede i-turn na ako mag-charge. It's okay. It's live now, so it's alright. Yep, still waiting for two more people. Hello, Wild Bunch. Okay, now we've got three people watching. How are you guys? If you're online and watching this, please post a comment so I can see whether you're watching, or just so I can mention your name. Um,
While we're waiting for other people to sign in, basahin ko lang tong na may nag-message sa akin. Then discuss natin yung tungkol sa tanong niya. Sabi niya, Ma'am Marlene, I've watched your video po, kaso hindi pwede mag-comment. Thanks po at informative ang bids niyo at na-inspire ako bumili ng lupa. Pwede po ba ako mag-request sa next video nyo kung paano kayo naghanap ng broker or direct po ba sa agent ang pagbili ng lupa? What is the process po? Thanks po and more power. So, ito, yung question niya, kung paano daw kami naghanap ng broker, kung direct ba sa agent ang pagbili ng lupa, tsaka what is the process? Hi, Lynn. Okay, so yung tanong ni Chris dito, balik tayo sa tanong niya na kung direct ba or agent. So, ang ginawa namin, naghanap muna kami ng location kung saan namin gusto mag-build. Since taga-Goler kami, alam na namin na merong bagong estate na tinatayo dito sa Springwood, meron din dito sa Orellana Waters, tapos meron din naman sa Lakesview. So, pumunta kami doon. Ang una naming pinuntahan ay yung dito sa Orellana Waters. Pagpasok mo doon, meron siyang office. Yun yung land sales nila. So, pupunta ka sa land sales para magtanong tungkol sa land availability, kung ano yung mga available nilang size, kung magkano. Then, from there, pwede mo nang bisitahin yung site para makita mo kung match ba siya sa gusto mo. Then, kung halimbawang katulad namin na pumunta rin sa Springwood, ganun din. So, nag-drive around kami, tapos punta kayo sa land sales office. Normally, nasa bungad lang yun. Tapos yun, magtanong kayo kung magkano normally yung lupa, ano yung size niya. Malapit din sa land sales, normally, yung mga display homes. Yung mga display homes, nag-o-offer din sila ng house and land packages. So, meron kang option para dumiretso dun sa land sales at bumili ng lupa, then saka ka maghanap ng builder. Or, pwede kang pumunta dun sa builder mismo, isa sa mga display homes doon na office nila. Tapos, ask mo kung ano yung offer nila, ano yung mga house and land packages. Ganon. Nung nag-ano kami, nung nag-ask kami sa land sales, tinanong na kagad nila kami kung merong broker, kung ano yung financial status namin, kung may kilala ba kaming pwede mag-assist sa amin sa bank. At that stage, wala pa kaming ka-idea. Kasi ang alam lang namin, gusto namin bumili ng lupa. May konti kaming ipon, pero hindi talaga namin alam kung ano yung direksyon. So, since malapit doon yung ano, yung isa sa mga display homes, meron siyang kakilala doon. Sabi niya, ito yung available naming lupa, ito yung mga sizes. Then you can go next door, yung builder na yan. Then from them, pwede kang manghingi ng referral kung may kakilala silang broker. Normally, meron silang broker. So pumunta kami next door, nakausap namin yung sales agent doon, yung business manager nila. Then sila yung nag-refer sa amin din sa broker. Then, maganda yung broker namin kasi yung broker, inasikaso niya lahat. Ultimo yung super, yung land, yung build, yung superannuation namin, yung insurance, lahat-lahat yun. Siya na yung gumawa. So, balik tayo dun sa land sale. So, punta kayo sa land sales, check nyo kung ano, yung available na land nila, kung suitable ba sa pamilya nyo, pasok ba siya sa budget, tapos tingin nyo ba okay naman yung site,
check nyo kung may slope or wala, ganyan. Balik kayo sa second video ko, yung paano pumili ng lupa. Kung gusto nyong malaman kung ano yung pwede nyo consider habang tumitingin-tingin kayo. Then, punta kayo sa builder, then pili na rin kayo doon ng floor plan. Tapos, check-check na rin ng mga display homes nila. Sa next episode na i-release ko, yun naman yung para sa what to expect when building. So, para ma-set yung mga expectations nyo kung ano yung mga mangyayari kapag nagbi-build kayo. Meron pang isang nag-comment siya tungkol sa experience niya sa pagbili ng land. Hanapin ko lang siya. Sabi niya dito, meron pala akong i-comment sa video mo about problema sa lupa. Latest update namin, ayaw kami bigyan ng approval ng council dahil yung bahay namin, di ba 3.3 offset sa left-hand side, andun yung existing curb crossover. Ang nasa drawing namin, magpapagawa kami ng bagong curb crossover. Pero ayaw nila kasi 1 meter away from existing tree. So, yun. Nabanggit ko dun sa paano pumili yung lupa na kapag may puno, medyo hassle siya na hanggat maaari, kayo na lang yung lumayo. So, ito nga yung isa sa mga situation na hindi sila makapag-build ng structure nila or yung kahit maglagay mo lang ng crossover papunta dun sa property nila kasi may malapit na puno. So, isa yun sa mga kailangan nyong tingnan. Hi, Dirt Gaming! If anyone else is online, just let me know para ma-greet ko kayo. So meron din isang nagtanong, sabi niya, kailan niyo po i-show yung house nyo? Kailan po yung house tour nyo? Actually, medyo matagal-tagal pa siya. Iniintay ko umabot muna ng 1,000 subscribers bago ko i-show yung bahay namin. So, paabutin natin to ng 1,000 subscribers para mapasilip ko na kayo. Unahin ko kasi muna yung mga house tour sa mga display homes. Hi, Janice. Thanks for joining me. Yan. Na-meet ko si Janice. Kasi nag-message din siya sa akin about building. So, interesado rin silang makabili ng lupa. Kaya nagtanong sila sa mga naging experience namin.
Thank you. Shout out kay JR Kakam. Si Janice nga pala ulit. Bale, meron na silang balak na bumili ng lupa. Kaya lang, nagda-doubt sila kasi yung ipo nila, feeling nila hindi enough. Then, I've mentioned to them, tapos shinare ko yung experience namin kung magkano lang yung dinaw namin nung time namin na kami yung nagpaplano. They're also worried dun sa stamp duty kasi akala nila pag bumili ka ng lupa, kailangan mong bayaran kagad yung stamp duty. So, hindi mo kailangan bayaran kagad yon. Yung stamp duty, yung mga bayad sa council, yung mga levied mortgage insurance, lahat-lahat yan pagsasamahin. Tapos yun yung i-apply mo sa loan. Janice, hello to all kababayan. Let's stay connected. Bilhin natin buong Australia. Charot. Pag kung can afford natin, bakit hindi? Diyos. Supportive si Wild Punch TV. Go ako dyan. Si Janice, marami tong alam sa feng shui eh. So, sabi niya, punta siya rito sa bahay, ifu-feng shui na raw yung bahay namin. Sabi ko sa kanya, Diyos ko po, baka mag-away tayo. Pag nakita mong, oh, tanggalin mo to, palitan mo yan, bili ka ng ganito. Naku po. Pero, yun, pupunta siya rito one time para ifeng shui. Tapos, ipopost niya yung video na yun sa site niya. So, panoorin niyo yun. Ang name niya sa YouTube ay Janice Canlu. So, supportahan niyo rin siya. Pero yung video na ginawa niya ay kung paano gumawa ng Christmas tree. Ang galing. Professional na professional. Ayan, sabi niya, that's clearly understood now. Thanks for sharing that. No longer fearing stamp duty. Do you have any other question, Janice? Ah, may naalala pala ako. May nakalimutan akong i-add dun sa tips ko sa pagbili ng pagpili ng lupa. Isa sa hindi ko nadaanan doon, yung ano, pag magbe-build kayo sa coastal area. So, pag malapit kayo sa coastal area, I think from the coast, 300 meters out, pag nasa range kayo ng ganun, special na yung mga gagamitin yung cladding, mga roofing, ganyan, fascia, kasi dapat non-corrosive na siya. Pag pumunta kayo sa Bunnings, mga nakalabel siya as ultra. Kasi syempre, malapit sa dagat yun, maalat yung ano, mag-cause siya ng rust sa bubong, ganyan, sa mga window frames. So yun, medyo mas mahal mag-build malapit sa coastal area. Ito, may nag-comment din. Sabi niya, thank you po. Alam ko na cul-de-sac pala ang tawag dun sa pabilog na daan. Lahat yon ang tawag ko dati. Roundabout lang. Oh, yun. Mabuti naman at
medyo may napipick up kayo na konti sa mga videos. Thanks for watching. Ibig sabihin na panood nyo ng buo. Ito, may question, sabi, sino po yung mortgage broker nyo? Pinoy ba? Ang mortgage broker namin ay si Andrew Mudy from Yellow Brick. No, hindi siya Pinoy, pero magaling siya. Nabanggit ko kanina na tinulungan niya kami throughout. Una namin niloan yung land, tapos na approve na yon. Ang condition lang ng bank na kung halimbawang maglo-loan, ipapaloan niya kami ng pambayad ng land, dapat sa kanila rin kami mag-loan ng para sa house. So, yun yung precondition nila bago kami i-approve. Which is okay naman, at least sigurado na kami na may magpapahiram sa amin ng para sa ano, para sa house. Hindi pa yun approved talaga, pero may malaking chance na ma-approve kami kasi yun yung condition nila eh. Hindi ka pwedeng kumuha ng para sa land lang. Dapat ano sila, magkasama. Pero inuna lang namin yung land. O yun, sige. Kung halimbawang interested kayo na malaman yung contact number ni Andrew, message lang kayo, then isi-send ko sa inyo privately yung contact number niya. Wala po akong commission doon. Ano lang, tulong lang para sa mga kailangan ng mga mortgage broker. Actually, ano siya eh, mortgage broker and financial advisor. Paulit-ulit kong sinabi, inayos niya rin yung super namin. Kasi normally, ang super, hindi ka fully covered pag halimbawang may nangyari sa'yo. Kung halimbawa, ang bahay mo worth 400,000, pero ang super, covered ka lang, kunyari, 200,000. So, ibig sabihin, pag may nangyari sa'yo, kulang pa yung insurance mo sa super para mabayaran yung bahay. So, yung maiiwan mo, babayaran pa nila yon, pupunuan pa nila yung kulang. So, ang ginawa niya sa amin, pinalitan niya yung insurance namin para ang cover namin mas mataas kaysa sa value ng bahay. So, halimbawa, ang value ng bahay ay 200,000. Ang ginawa niyang cover ng life insurance namin, 400. Ganun, para ano man ang mangyari, pag may nangyari sa amin, mababayaran na fully ng bahay. Hindi nila kailangang isipin. Yun yung advantage kapag yung nakilala mong mortgage broker eh, financial advisor na rin. Aayusin niya yung finances mo para sigurado na mababayaran yung bahay. Hindi ka mababaon sa utang. Ayan. First time pa lang mag-live. Sana next time mas maging interactive to.
Ano po ba ang crossover? Okay. Ang crossover ay yung space between yung road at saka yung footpath na inalaw ng who's this? Ng estate nyo. Ganun. Or ng council. So normally, di ba, pag galing ka ng street, so may road, tapos may maliit doon na space, mga 1.5 meters, ganyan. Tapos may bangketa o yun nga yung footpath, then yung driveway mo na. So yung crossover na yun, yun yung pag-crossover mo from the street to your driveway or from the street papunta sa footpath. Yun. Magkano po ang bayad sa mortgage broker? Mahal. Joke lang. Wala pong bayad ang mortgage broker. Bale, yung bangko po yung magbabayad sa kanila. So, i-assist lang nila kayo, libre, walang ano. Then, pag na-approve na ng bangko yung, sa pre-approval pala ng loan nyo, makikita nyo doon kung magkano yung ibabayad ng bangko sa mortgage broker. Wala kayong kailangang ilabas na pera kasi nga si bank na bahala sa kanila. Pero at least masisilip nyo doon kung magkano yung bayad sa kanila. Ito, may isang tanong dito. Sabi, what about in my situation? I have transportable house. I think it's 30 years now. What is the good? Buy a land and build a new one or knock the transportable house and build a new one? Magandang tanong to. So, buy a land and build a new one or knock the transportable house and build a new one? You've got two situations here. Depends on which one would be more convenient for you. So yes, kung ako yung tatanungin, mas gugustuhin ko na mag-buy ng land and build a new one. At least mara-retain mo yung transportable mo. Sabihin natin 30 years na siya, pero pwede mo pa yung paupahan sa mas mababang halaga. Kasi kung ina-knockdown mo yung transportable mo and mag-build ka ng bago, saan ka titira? Yun yung question. Kung may mga anak ka na pwede mong tirahan pansamantala, let's say for 1.5 to 2 years, that's fine. Pwede kang makitira muna sa kanila tapos in-knockdown yung transportable, then mag-build kayo ng panibago. Pwede naman yun. Kung transportable yung bahay nyo, question ko rin also is, masyado ka bang malayo sa kabihasnan or malapit lang? Kasi kung masyadong malayo at magiging mahal yung cost ng labor, mas maganda na another transportable na lang ulit ang kunin mo. Pero kung hindi ka naman malayo sa kabihasnan, at napansin mo na within your area, marami namang nag-build ng in situ, then pwede yun, in-knockdown na lang lahat, then i-rebuild. Ang kagandahan kapag bumili ka nung separate na land and build a new one, katulad ng nabanggit ko kanina, at least pwede ka pang tumira sa existing bahay mo, then pag na-build na yung bago, paupahan mo na lang. Parang magiging investment property yung isa.
Pwede naman yun. So, kung alin yung mas makakagaan sa'yo. 30 years na yung transportable. So, malamang marami ng damage yan. Mga marami ka nang kailangan i-repair. I would not suggest na magpa-renovate ng magpa-renovate kasi masasayang yung pera mo. So, yung naisip mo na in-knock down siya and mag-rebuild, eh, mas magandang idea kaysa magpatuloy ng kaka-renovate ng renovate kung halimbawa mang isa rin yun sa naiisip mo. But thanks for that question. Kung wala na po kayong mga tanong at this stage, we can end this stream. Then if you have questions after, you can send me your question para masagot ko. Then please watch out for the next episode ng Paano Mag-Build sa Australia. I'll just start this again. Before I end, any other questions? So, if there's no other questions, then, ito, may tanong si Wild Punch. Required ba na may setback pag nag-build? Yan, magandang question to. Yes, required po na may setback. Ang setback, natawa ko dito. Wait lang ha. So, ito yung tanong ni Wild Punch na required ba na may setback sa... na may setback pag nag-build. Natawa ko sa isang comment kasi sabi, kanta ka naman, nakupo katahi-tahi dyan. Baka bigla mag-brown out ulit. Kailangan ko pong kumuha ng ano ng backup kung kailangan niyo po ng kantahan. Kailangan kong ano, tawagin yung tulong ni Jenny Lynn. Yan yung pambato namin dito. Okay, dinistract ako ni JR. Anyway, balik tayo kay Wild Punch. Required ba na may setback pag nag-build? Opo, required na may setback. Makikita nyo yan sa design standards ng builder nyo at saka ng estate nyo. Pag sinabing estate, yung tinatawag sa ating subdivision or village, dito ang tawag nila... estate din. Yung iba tinatawag na subdivision, but mas more of estate yung terminology nila. So, sa estate, meron yung design standards na napapaloob sa encumbrance. Also, meron ding council rules and regulations. So, normally, ang mas mataas talaga, una yung dapat sundin, syempre yung council. Kasi align naman yan madalas eh, yung council at saka yung design and regulations ng estate. So, pag sinabi ko niya rin ni council na ang setback mo, minimum of 5 meters, tapos sinabi naman sinabi ng council kunyari minimum 5 meters. Pagdating mo sa estate nyo, may iba pa yung condition sabihin minimum of 5.5. So, kung sa council pwede kang mag 5,
kailangan mo naman dito sundin yung within the estate nyo. Kasi sabi nila na, hindi, mag 5.5 ka para magkakaparehas kayo ng kapitbahay nyo. So, sa design rules, kailangan yung tingnan yung sa council, pati yung under ng estate. Yung sa estate, normally, mas detalyado sila kasi pati yung landscaping nyo, sasabihin nila na ito lang yung dapat mong gawin, bawal yung mga rocks sa labas, ganun. Or kung meron man, dapat minimal. Dapat meron kang water feature, ganun. O kaya, dapat yung harap mo, ganito yung itsura. Pag sa council, normally, sasabihin lang sila na dapat natural colors, dapat ganito yung roof pitch, pero mas detalyado yung sa estate na design standards. Para lang sa mga tao na hindi familiar sa setback, yung setback yung space na kailangan mong i-atras mula sa road. Yun yung kaya tinawag siya na setback. Empty space lang siya na pwede mong gamitin sa landscaping, pwedeng driveway, pero yung bahay mo dapat hindi lalagpas doon. Normally pwedeng lumagpas yung eaves mo, yung eave lining yun, pwedeng lumagpas yung mga fascia. Yung perimeter footpath mo, pwedeng lumagpas doon. Pero hindi yung building footprint mismo. Kung meron kayong portico, yun, hindi rin yun dapat lumagpas sa allowed na setback. Discuss ko next time kung ano yung ibig sabihin ng portico. Bigyan ko kayo ng sample na ano na picture. Pero in a nutshell, ang portico ay yung space na pagpasok nyo ng bahay na meron siyang may dalawang poste tapos covered siya. Hindi siya katulad ng veranda na pwede kang magstay doon, maglagay ng couch or ng upuan para pahingahan or mag-welcome ng guest. Ito parang entry lang siya na yun nga may poste. Yun. Yun, yung portico na yun hindi pwedeng lumampas sa setback. Tapos yung ano, yung setback, meron siya sa harap. May setback na required para sa front ng house nyo. Tsaka meron din sa sides at tsaka sa likod. Normally, if it's pag sa side siya, pwede nyo i-occupy hanggang sa boundary wall yung isang side. Tapos yung isang side dapat may minimum of, I think that's 1 meter from the boundary line. Yun. Kami ganun yung ginawa namin. Bale, inoccupy namin yung setback dapat sa isang side. Yun yung garage namin. So, nag-build kami ng garage sa boundary wall. I mean, right against the boundary wall. Any other questions po? Huwag lang kanta. At sayaw, syempre. So, at this stage, kung wala na po kayong tanong, bale, we'll end this live stream, then mag-message na lang po kayo just in case meron kayong question. Hang on, si Wild Punch ulit. Salamat sa paliwanag. May background po ba kayo sa construction? Kung okay, ha ha ha. What do you mean, background po kayo? What do you mean, Wild Punch?
Yan yung question na salamat sa pili. May background po ba kayo sa construction? Kung okay. What do you mean? May background ako, experience ako sa construction, or may background sorry, hindi ko siya nag-gets. Paumanhin po. Or nangihingi ka ng advice about sa construction? Yung work niyo po ba ay sa construction? Dami mo po kasing alam na technical term. Ah, okay. So, yun yung ibig niyang sabihin. So, ang background ko po ay I am a drafter and estimator. I work on transportable buildings. Dito rin sa dito lang yung office namin sa Adelaide. Ang background ko from the Philippines, nako, history to, Diyos ko po. Mag-open tayo ng libro. I-open ang libro ng ano ng buhay ko. Anyway, ang background ko sa Philippines, nakatapos po ako ng BS Architecture. Then, nung nakagraduate ako, hindi ako nagtrabaho kagad para makakuha ng board exam. Kasi nung pagka-graduate ko, napagod ako. As in, alam mo yun, deadline after deadline, project after project. Napagod ako ng husto kasi working student ako noon for 1.5 years. Sa umaga, nag-aaral ako. Then sa gabi, kasi pag nasa later stage ka na ng course on architecture, normally mga architects sa gabi lang available from 5 to 9. So, sa umaga, kinukuha ko yung mga minor subjects ko, tapos tulog ng 2 hours, then sa gabi, pasok sa school ulit, then after that, pasok sa trabaho. Nag-call center ako noon para mairaos yung later stage ng college. So, pag-graduate ko, napagod ako. Pagod na pagod ako nun sa buhay ko na parang kin-question ko na ito ba talaga yung gusto ko. So kahit natapos ako ng architecture, hindi ko siya itinuloy. Nag-enjoy ako sa call center, which is para sa akin blessing din kasi kung hindi ko ginawa yun, malamang hindi ako pumasa ng IELTS. So after ilang years, parang naramdaman ko na walang fulfillment sa call center. Maganda yung trabaho niya. Pagkatapos ng trabaho mo, wala kang masyadong responsibility, walang deadline, walang project after project, ganyan. Walang masyadong stress, pero wala rin dun yung fulfillment na hinahanap ko. E tamang-tama, nag-offer yung mother ko na pag-aralin ako dito sa Australia. So kumuha ko ng student visa. Nag-aral ulit ako ng 2 years ng building design. So then, bago ako graduate, ng 2 years na yun, nirecommend ako ng teacher ko dun sa bago kong company ngayon. So, yun, na-hire ako through recommendations. Nagkatrabaho ako sa kanila ngayon as drafter designer ng mga transportable buildings. Then, after that, nung medyo tumagal-tagal na ako, tinray na nila ako para maging estimator din. Kaya, yun, medyo marami akong alam sa construction na pwede kong i-share sa inyo. Ang pagkakaiba lang siguro, kasi pag nagbibuild ka ng house, lalo na pag para sa sarili mo, medyo personal siya eh. Medyo mas mataas yung pressure kasi nando na yung gusto mo na mapaganda siya, gusto mo isipin na yung design mo dapat hindi mo pagsasawaan. Kasi challenge yun normally ng mga designers tsaka ng mga architect na
yung design nagbabago, kaya yung isip mo pa bago-bago rin. Kaya mahirap mag-design ng sariling bahay kasi after ilang years, iba na naman yung gusto mo. So, nung nag-decide kami na mag-build, medyo na-pressure ako kasi para na sa sarili naming bahay. Kumbaga, ito na yung bahay na we will live in for the rest of our lives. Tapos, medyo may pagka-pedantic ako. Kaya tumagal yung design process namin. Tapos may mga bagay din na kailangang pagdesisyon na naming mag-asawa. Kaya medyo may mga arguments, pero pagdadaanan din niya ng lahat ng mga ano, lahat na nagbi-build. Dali, napalayo na yung sagot ko ah. Pero yun yung background ko, kaya medyo may alam ako sa construction. Kahit na sabihing transportable yung ginagawa namin, yung transportable kasi na ginagawa namin, steel framing. Normally, pag residential, timber. Meron namang ding mga steel, pero minsan kasi hindi naman kailangan na mag-steel ka kasi masyado siyang mahal. Kung may budget ka, why not? Siyempre, pwede ka mag-invest sa ganun. Pero kami, nag-build kami, timber frame lang. Tapos sa transportable, ang ginagamit, cladding na color-coated steel. Pag sarili mo ng bahay or ito mga in situ na residential, normally, bricks ang ginagamit. External brick veneer. Siguro next time, pwede natin daanin yung mga types of constructions dito, yung mga brick veneer, mga reverse brick veneer, mga double brick construction, ganyan. So, yun. Marami siya. Iba-iba. Depende kung saang lugar ka dito sa Australia. Depende kung saan mas magandang gamitin yung mga ganong applications. Ito, si Christine, sabi niya, "Ma'am, na-late ako. Sana mabasa mo pa rin. Broker po ba muna bago hanap ng lot?" Hi, Christine! Okay lang yan. Yung live stream na to, recorded naman siya. So, pwede mo siyang panoorin naman after. Tsaka, yung sa tanong mo, broker po ba muna bago hanap ng lot? Not necessarily. Pwedeng ano muna, pwedeng lot muna. Kasi tatanong rin sa'yo ng broker kung magkano yung lot. So, pag tinanong niya yun sa'yo, tsaka pa lang siya magpa-process halimbawa ng application para sa pre-approval ng banko. So, pwedeng mauna yung lot. At least may idea ka ng price. Pag may idea ka na ng price ng lot, then pwede ka na pumunta sa broker na, ito yung halaga ng lot namin. Ma-approve kaya kami? Yun. Kasi ganun yung ginawa namin eh. Bale, punta kami sa land sales, syempre dapat may idea ka muna na magkano ba yung land, magkano ba yung kailangan kong hiramin sa banko. So, kung halimbawa naman na wala ka pang idea sa price ng land, just in case may kakilala kang broker, pwede mo rin namang kausapin na paano ba namin malalaman kung magkano yung pwede naming hiramin. Normally, magko-collect ng payslip, mag-a-ask ng mga personal information, details, spendings nyo, ganyan. Pero kung ako, mas smooth yung magiging daloy nung ano nyo, nung process nyo, kung may idea ka na kagad kung magkano yung land para alam niya kung ano yung price na mag-work para sa inyo.
Thank you nga pala at ano nanood ka, Christine. Ito, may bago tayong question. Hi Peter, hi Peter Pandisal. Sarap niya na. Gabi na pero nako. Isip ko yung pandisal. Ito yung question niya. Magandang gabi. Sana di pa natanong. Magkahiwalay ba brokers sa land at sa building ng house? Hindi po, isa lang. Iisa lang siya. So, yung broker nyo, yung broker nyo, siya na yung mag-aasikaso ng lahat-lahat ng loan nyo. Mas maganda rin nyo na isa lang kasi at least alam niya yung history ng lahat-lahat. Ang pinakamatagal nyong makakasama pag nag-build kayo or pinakamatagal nyong makakausap ay yung broker nyo. Ang pinakamabilis yung sa land sales kasi yung land, pag nabili na sa inyo yan, wala na silang pakialam. So yan, madalian lang yan. Normally, within 1 month na ano, tapos wala na, mawawala na yung sa land sales. Pero yung broker nyo, sila yung kakausap sa land sale, sila yung kakausap sa conveyancer nyo, sila yung kakausap sa builder tungkol sa mga money matters. Hanggang sa mag-handover na kayo, tapos hihingi na yung final payment sa broker pa din. Kami, nag-handover kami ng September, tapos natapos yung transaction ko sa broker namin, December na, kasi nag-claim pa kami ng para sa solar namin, para sa water tank, sa kung ano-ano pa. Pero yun, isa lang yun. Ang tip ko lang sa inyo, maghanap kayo ng broker na na katulad nung sa broker namin, na pati yung financial side namin tinignan nila para siguradong bayad na yung bahay, ano man yung, or may makukuha kami pag may nangyari sa isa sa amin na mag-asawa. Bayad na yung bahay kasi makukover yun sa insurance nyo. Pati life insurance ko cover nila. Hindi na kayo kakabahan. Yan. Any other questions po? Ito, may tanong ulit si Peter Pandisal. Sabi niya, ano pwedeng mai-recommendan yung broker? Sakto kasi itong topic at nagpa-plan mag-build. Salamat. Pwede kong i-recommend yung broker namin. Ang pangalan niya, Andrew Mudy from Yellow Brick. Tingnan ko lang yung website nila dito, ha. Yellow Brick. YBR kasi yun yung pangalan niya. Yun. Yellow Brick Road. Yan. Send ko sa iyo yung contact details niya para pwede mo siyang kontakin directly. Hindi niya to sponsored or wala akong commission dito. Nire-recommend ko lang siya kasi nga ang laki ng naitulong niya sa amin. Yung sa loan namin, una namin niloan yung land, then yung house, tapos marami kaming tinanggal sa contract, tinanggal namin yung floor covering, tinanggal namin yung aircon, perimeter fence, perimeter footpath, dami-dami naming tinanggal sa contract para ako yung kumuha ng supplier. Tapos, tsaka namin ni-reimburse through him. So, halimbawa, ang aircon namin, ang dating nag-quote, ibang kumpanya. Tapos, nung actual na, iba talaga nag-install. Okay lang naman yun, wala silang problema sa ganun. Tapos, yung una naming quote, kunyari, 10,000. E nakuha ko lang siya ng 8,900. So, nirefund niya sa akin yung 1,100 din natipid ko. So, bawat quote na
binigay ko sa kanya dati na ang mahal, tapos napamura ko siya, ni-refund niya ng ni-refund through bank. So, yun, magaling siya. Ah, sige, please, pakisend, salamat. Sa akin din po. Sige, sige, send ko sa inyo. Si Christine may contact na sa akin kasi nakapag-message siya sa akin sa Messenger. Then, Peter, pwedeng add mo ko sa Facebook, Arlene Pelonio. Or, pwede kang mag-message din sa YouTube, dun sa email address do ng Plan Create Live and Share. Tapos, send ko sa'yo. Dali nga, actually. Hindi naman siguro masama na ibigay ko na lang yung number niya kasi business number niya to. So, pwede, di ba? Wait lang ha, hanapin ko para now na may meron ka agad kayong contact. Phone. Andrew. Ito, ta-type ko yung name niya. Ang last name niya, Mudi. Mudie. Tapos, ito yung number. 0414955. Yan. Ayan yung phone number niya. Tama ba? Oops, sorry, mali. Sobra ng zero. Sorry naman. One more time with feelings. 04 Tarantatius, di ba yan? 0414 space 955. Ayan. Napindot ko pala yung zero imbis na space. Yan yung number niya. Pag pinost ko tong video sa YouTube, baka burahin ko rin to kasi baka marami siyang ma-receive na prank calls. Sana naman wala. Pero yan yung number niya. Sabihin nyo lang na you're planning to build or buy property, ganun. Tapos, i-assist niya kayo. Willing yan mag-assist. Kami, lagi namin siyang minimit dati sa Mawson Lakes. Taga-Goler lang kami, so okay lang, 25 minutes drive. Depende kung taga-san kayo. Pero lagi tong flexible, kahit weekend nakikipag-meet siya. Ito, you're welcome po. You're welcome. Kung nagpaplano kayong mag-build, I would suggest na ngayon pa lang, tumingin-tingin na kayo sa mga display homes para magkaroon kayo ng idea ng mga layout ng bahay, kung ilang bedrooms, ganyan. Pero advice ko rin na pag pumunta kayo ng display homes, huwag nyong tignan yung mga furniture. Huwag niyong tignan yung mga painting sa wall, kung ano yung bed na ginamit, ganon. Parang imagine niyo siya na parang bare house siya na wala siyang furniture. Kasi yung furniture, tsaka yung mga paintings na yan, yan yung nagpapaganda syempre ng display homes. Ang display homes, ginawa yan para hatakin kayo, para ipakita sa inyo kung anong kaya nilang gawin. Ginawa yan ng professional, in-stage nila yan para sa ganung purposes. Siyempre, yung bahay nyo, iba yung maging itsura. Kung halimbawa may dati na kayong furniture, pwede nyo imagine na yung furniture namin, dito ko ilalagay, ganun. Or pwede nyo imagine na
ganito yung style ng bahay ko, ito yung pwede kong gawin. Pero hindi mangyayari na kung ano yung nasa display homes, yun exactly yung bahay nyo. Kasi in reality, pag pumunta kayo sa display homes, bibigyan kayo ng floor plan. Tapos sasabihin nila sa inyo, ito po yung floor plan ng bahay na papasukin nyo. Ito po yung mga minodify namin. Pero ito po yung standard. Ito po yung dati niya. Tapos, next na sasabihin nila sa inyo na ganito po yung build price niyan. Tapos, halimbawa, sinabi nila na itong display homes na papasukin nyo, binild siya ng $400,000. Ganyan. Tapos, i-compare nyo sa standard. Minsan, hindi nila sinasabi kung magkano yung standard, kung magkano yung build nun kapag yun lang. Kung halimbawa, sabihin nila ng 200,000 yung standard na plan. So, merong 200,000 difference. Ibig sabihin, para ma-stage at gawing ganung kaganda yung display homes, 200,000 yung ginastos nila para pagandahin ng ganun. Pero in reality, pag ikaw na yung magbibuild ng sarili mong bahay, medyo gusto mong pababain hanggat maaari. Tapos mag-a-add ka na lang after na mga pwede mong i-add. Pero hindi naman nun ibig sabihin wag ka nang pumunta sa display homes kasi hindi naman yan yung mangyayari sa bahay mo. Wala rin namang sense. Hindi yun yung point. Ang point doon punta ka sa display homes, tignan mo yung rooms nila, tignan mo kung ano yung size, parang, malaki to para sa aming mag-asawa or maliit to para sa anak kong panganay. Kasi syempre, may computer siya, may gitara siya, may ganun. Imagine niyo yung size ng mga rooms, yung layout, tapos tingnan nyo kung yun ba yung sakto sa pamilya nyo para may idea kayo kung ano yung floor plan na pipiliin nyo. Tapos, kung hindi yun yung eksakto na gusto nyo, okay lang, at least may idea kayo, punta naman kayo sa iba. Ganun. May mga display homes na mapupuntahan kayo na ang gaganda, sobrang gaganda. Tapos meron naman na iba na parang, anyari, ang ganda ng isa, bakit itong pinuntahan ko? Parang hindi ganun kaganda. Huwag nyo na lang i-judge yung halimbawa may mapupuntahan kayong hindi ganun kaganda. Kasi minsan, ginagawa naman lang minimalist. Para in reality, makikita ng kliyente na, ito yung maging bahay ko. Ganito lang siya kasimple. Hindi yung tipong ang daming mga in-upgrade na mga gamit na hindi ko naman kayang i-afford. So, lahat ng makikita niyo display homes, hanggat maaari, pasukin niyo lang, tignan niyo lang, tapos tignan niyo yung pagle-layout nila ng plano. Tapos, medyo research din ang mga reviews nila kung alin yung magandang builder. Siguro next time, discuss ko sa inyo kung sino yung builder namin. Tapos, yung mga naging, yung konting nalalaman ko sa ibang mga builder. Medyo mahirap lang kasi i-discuss at this stage kasi baka makot tayo sa hindi naman pagba-bad mouth, pero pagsasabi ng totoo tungkol sa ibang mga builder. Yun, visit kayo ng display homes pa lang. Tapos tanong nyo kagad, magkano yung build sa display house? Then, magkano pag binild siya as standard para makita nyo yung price difference? Tapos ito pa pala, yung specs ng display house, iba sa specification ng standard. Magkaiba siya. Kahit pasabing pinasok nyo yung magandang display house na yun, normally ang pinto upgraded, ang floors upgraded, ang mga taps, yung mga mixer, yung tinatawag sa Pilipinas na faucet, dito ang tawag mixer taps. Normally upgraded yan. Kasi yun yung mga nagpapaganda ng bahay. Minsan yung ceiling yan, ginagawa nila high ceiling para maka-attract. Tapos marami ding display homes na malaki yung bintana, malaki yung pinto, ganun. Magandang yung ganun tignan, pero in reality, pag masyadong malalaki yung pinto mo, tapos maraming glass, medyo mahal sa
air conditioning. Kasi mabilis mag-escape yung init pag winter, mabilis siya mag-escape, tapos yung lamig sa labas papasok agad. Tapos pag summer naman, yung lamig sa loob mabilis mawala kasi naano siya nung init sa labas. Yun. Pasensya na po, lumayo na ng konti, pero ano lang naman, nadaanan lang sa tips. Do you have any other questions, guys? Dali lang, baka meron ako ditong hindi nadaanan. Yun, I think nadaanan ko naman lahat ng mga nagtanong, pati yung mga private na message na sinend sa akin, nadaanan ko naman siya lahat. So, kung wala na kayong mga tanong, I'll end this live stream na para hindi ko na kayo maistorbo. Pero thank you very much po sa mga questions nyo. Then, please stay tuned po for the next videos. Pasensya na kung hindi ako kagad maka upload agad-agad. Medyo natatagalan po kasi ako sa editing. Tsaka buntis po ang lola nyo. Hindi po to excuse ha, kaya lang medyo nakaka-apekto siya minsan sa pag-film ko. Inaantok. Yun lang po. I'll see you next time, then hopefully next week makapag-post na ako ng isa pang video ko na what to expect when building. Yun, medyo interesting to. Thank you po, and I'll end the broadcast now. Thank you for watching Plan, Create, Live, and Share. Bye.